Hello sa mga manonood natin dyan, sa 41 subscribers natin ng Bataan Airsoft. Ngayon ipapakita ko sa inyo to, itong si .1911A+ na nirepair natin. Ito yung spring type pistol na nirepair natin noong nakaraan sa last video natin. 3 years nang hindi gumagana to, naka-imbak lang. Naisipan ko lang gawin at binidyo ko, pinakita ko sa inyo. Simple lang pala yung naging problema niya. Yung sa may trigger mechanism niya lang, ayun lang yung naging problema niya. Na-repair natin siya. O ngayon, itatry natin siya kung gaano nga ba kalakas. Kasi tulad nga ng nasabi ko sa nakaraang video, ito yung pinaka-paborito kong spring pistol, itong C.1911 ito. Isa kasi ito sa pinaka-accurate yung tama at pinaka-mas malakas kumpara sa ibang spring type pistol. Tsaka ganda ng design niya. Yan. Ganda ng forma niya. Ang bigat niya. Halatang-halatang bakal siya pag nakikita niyo siya itong C.1911 na to. At tapos itong silencer niya gawa sa alloy kaya magaan siya. Okay, itatry natin, ipuputok natin sa kaunti natin kung gaano nga ba tumatama to. Meron tayong kaun na medyo maliit dito, 5 meters sa susubukan natin itong C.1911 natin kung kaya nga ba tamaan to sa layong 5 meters itong kaun ng regulator na to. Karagaan natin siya ng 0.20. Tapos check na natin kung ilan ba yung magazine capacity nitong C.1911. At bilaka siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 rounds yung kasha sa kanya. Single stock lang yung magazine niya. Hindi na masama. 13. Pero pagkakatanda ako sa K35DA, 14 na 0.20 yung kasha. Single stock lang din yung magazine niya. Ibig sabihin mas malaki yung magazine capacity nun kumpara dito. Try natin siya tirahin ng point blank kung gaano nga ba kalakas. Kung kaya bang lagusin itong box ng regulator natin. Itatayo natin dito natin tirahin. Tatry natin. Pero mamaya tatry natin ng 5 meters. Pero sigurado natin na may nakasot tayong safety glass. Kasi baka mamaya bumalandara sa mata natin itong BB. Mas maganda na yung safe. Kahit na spring pistol lang to. Game. Firing. Yun. Hindi siya lumagos pero bumukol dito. Ayan, pasok sa loob yung bala. Ito yung entrance point. Ito yung exit point. Di siya nag-exit pala. Ayan, nag-exit siya dito sa loob. Ayan, bumakat lang. Sa patry pa natin ng ganung distansya. Ayan. Wala, hindi pa rin siya lumagos. Hindi niya kanayan lumagos. Pero ayan, bumakat siya. Kita sa video natin ayan, nakaka-capture ng maayos ng camera natin. Bumakat naman siya kahit papano. Ito pa gantong forma naman tingin natin. Firing. Ayan, syempre, butas pa rin. Tulad na nauna. At di na gano'n bumukol dito. Ayan, konti lang. Di na gano'n bumukol. Tingnan natin sa loob. Ayun, sa loob bumakat siya. Pero hindi na ganong bumukol sa labas. Testing naman natin sa layong 5 meters kung bubutas pa rin ba. At saka kung maitatama natin. Ayan, kung mapapansin nyo, malayo na yung target natin. 5 meters yung layo niya mula dito sa pwesto natin. Tatry natin kung maitatama ba natin itong C.1911 na nirepair natin. Sa ganitong distansya. At kung kaya niya bang butasan yung ganong kanipis ng kahon. Ito, yung side natin, isa-centro na natin sa camera, hindi natin titignan sa mata. Sa camera tayo magbabase. Para ma-feel nyo rin na naka-centro yung side natin. Para makakita rin kung tatama ba na maayos. Firing. Medyo mataas yung naging tama natin sa cortina ng tumama. Isa pa. Hindi ko makakita kung tumatama eh. Kasi dito lang ako nakatingin sa may camera eh. Di ko muna i-centro sa camera. Sa mata ko muna. Mataas talaga yung tama natin. Subukan natin babaan.
Dito natin sa sentro sa may basket. Yun, tamama. Ah, masyado mataas tong site natin. Ah, masyado pala mababa kasi tumatama siya pa itaas. Isa pa. Ayun, na sentro na sentro na yung tama. Kung mapapansin nyo, tumatama na. Pero diretso siya. Kaso, pag nakasentro siya dyan sa kahon, tumatama doon sa may cortina. Pero pag dito ko sa may sentro, sumasako na siya sa kahon. Ibig sabihin, mababa yung site natin. Nasa below ng 6 o'clock. Ay, isa pa. Check natin. Okay, ito. Sa layong 5 meters, ito yung naging tama niya. Hindi nag-penetrate yung 0.20 na BB sa kanya. Lumabas lang siya. Pero ito, bumutas naman siya. Tingnan natin sa loob. Masyadong mataas nga pala yung naging tama niya. Nakasentro na tayo sa ibaba ng basket. Sa bandang ibaba ng kahon. Pero ito, naging mataas pa rin tama. Dalawa dito. Isa dito, tapos isa dito. Bale, tatlo. Itong isa masyadong naging mataas. Mabuti ka naman dito, mama. Ibig sabihin yung site natin ay masyado mababa, hindi nakatuno yung barrel. Bukas eh, check natin. Susubukan natin maging zero yung site natin kahit sa lamang 5 meters. Titignan ko yung barrel na kung ano yung naging problema at ayusin natin para maging ayos yung tama niya. Ito, bali hindi siya nag-penetrate. Ayan. Bumalandra yung bala. Pero bumuta siya. Hindi nga na siya lumagos. Hindi niya nakinaya sa ganung distansya. Hindi tulad itong malapitan natin. Pumasok sa loob at bumukol pa sa kabila. O yan, napakasulit ng C.19 na nakakatuwa siya kasi 3 years nang naka-imbak. Akalaki mo may re-repair pa natin. Napakasimple lang pala ng sira. Ganun-ganun lang pala. Konting liha lang ay ayos na. Hindi ko pa pinapansin kasi wala rin oras. Tsaka may mga nagagamit naman tayong airsoft dyan. May spinning type tayo, may rifle tayo, may gas blowback tayo. Kaya di natin pinapansin, bigla lang natin naisipan ni Roberto. At okay naman pala siya, wala naman palang problema sa pyesa, wala naman kailangan palitan. Matapos ngayon ay puputok natin. O, ngayon may 3 rounds pa tayo dito, abusin na lang natin siya. Tingnan natin kung makapalagos pa talaga natin. Ito, dikit na dikit talaga. Ayun. Bus yung 3 rounds natin. Wala, hindi pa rin talaga natin napalabas. Bumukol lang ulit. Ayun, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Sana kahit pa paano nagustuhan nyo ito. Sa 41 subscriber natin eh. Sana hindi kayo magsamang manood ng video natin. Konting kaalaman lang naman to para sa mga nagtatanong kasi may mga nagtatanong. O tapos, iset ko lang yung video na to para kahit pa paano mas naintindihan nila. Pinapaliwanag ko naman din sa chat pag tinatanong nila ako. Pero ito, may video para actual na nakikita na estimate nila kung gano'ng nga ba kalakas itong spring type tsaka kung ano ba yung mga katangian nito. Kaya sa ngayon, puro spring type lang yung mga ina-upload nating video. O yun, thank you ulit sa panonood nyo. Bye-bye!